Hi guys, good evening. Ito na naman po ang yung Mom Shilay. Meron nag-request sa page ko. Actually, hinahanap niya ako every time na hindi ako nagbablog. Namimiss niya ako. Ay, shop naman. Well, ito yung suggestion niya. Kumuha ko ng suggestion. Sabi ko, kagabi, kung anong pwedeng topic. Eh, nag-suggest siya. Sabi niya, Gina Shane Smith. Ang hirap naman kasi ng pangalan mo, Day. Keep going, you're so beautiful. I miss your videos. Thank you naman, baby love. Gandang-ganda ko shokin. Topic, how to prevent those Apple life and Inglaterra's people in social media. Actually, may mga ganyang tao talaga. Yung talagang kahit saan mo ilagay, ang mga chismosa nga wala na sa kapitbahay natin ay nasa social media na. Meron pa silang GC, girl. Meron silang GC na nagkukwentuhan yan, pinagkukwentuhan ka nila. Actually, lahat naman tayo ginagawa yan. Lalo na, pag may napuna tayo sa isang tao at may napuna tayo, lalo na sa mga matatagal natin kakilala na medyo irita tayo, di ba? Unang-una, hindi natin dapat pinapansin yung mga yan. Hindi natin sila dapat pinapansin. Kasi, hindi naman sila nakakatulong sa buhay natin. Pangalawa, hindi natin sila dapat pansinin kasi makakasira lang sila ng araw natin. Lalo na yung sila yung unang-unang makikita mo sa newsfeed mo. Diba? Kung ako sa'yo, sample ko lang sila yung silawan ha. Inad ko siya sa Facebook kasi ini-stalk ko siya parati. Ini-stalk ko yung wall niya kasi gusto ko makakuha ng mga information regarding sa kanya to para makapag-vlog. Wala akong ibang intensyon na masama or hindi ko siya kinainggitan at whatsoever. Kasi hindi naman kami close, hindi kami magkakilala, we're not friends in short. Ini-stalk ko siya para makakuha ako ng news feed, ng news at i-feed ko sa vlog ko. Pero every time na nakikita ko siya sa news feed ko, naaasar ako. Alam niyo yung nakakapikon kasi against siya sa paniniwala ko. 'Di ba? Para bang iba kasi yung paniniwala ng bawat tao. Like me, iba yung paniniwala ko sa paniniwala niya. So, pag nakikita ko siya sa wall ko, umaano lang yung sumasamaya lang yung loob ko, nababad trip lang ako, tapos nadadala yung buong araw ko. Kasi nga, against ako sa mga sinasabi niya. So, para hindi ko na makita yon, para hindi ko nakikita sa newsfeed ko siya araw-araw. Kasi siya na lang nang siya talaga. Nakakairita talaga. Ang ginawa ko, in-unfollow ko siya. Pero hindi ko siya in-unfriend. In-unfollow ko. Para kung gusto ko pa rin siyang tingnan, nakikita ko siya, diba? So, unfollow lang, besh. Ganun. Tapos, huwag ka dapat magpapa-apekto sa kanila. Kasi, dapat sila yung magpa-apekto sa'yo. Huwag kayong magpapa-apekto dun sa mga parinig. Na wala namang pangalan at hindi naman kayo. Yung mga epal, natural lang yun eh. Lalo na yung i-stalk talaga niya yung wall mo. Sa akin, marami nag-i-stalk ng wall ko. Kaya ako, hindi ako nagpa-private ni isa. Hindi man lang ako na-inad, at least nakikita nila. Kung ayaw nila sa akin, di unfollow nila ako. Kung ayaw ko sa kanila, unfollow ko sila para hindi ko sila nakikita sa newsfeed. Diba? Tapos, mga epal kasi natural na talaga yan. Kahit saan tayo tumingin, saan party. Diba? Minsan kasama pa natin sa bayan, sa opisina, sa trabaho. Tapos ngayon, mas high-tech na nandito na siya sa social media. Tsaka hindi sila makakatulong sa pag-unlad ng buhay natin. Sabi nga nila, unang-una, para maging maginhawa yung buhay mo, huwag kang dumipende sa sasabihin ng iba. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba
Kasi pag inintindi mo yung sinabi ng iba at sinabi nila, wala tayong magagawa. Kumbaga, nahihiya tayo. Nahihiya tayong, kunyari may balak tayo sa sarili na, may balak tayong gawin. Hindi natin maiporsyo yung ginagawa natin kasi ang unang iniisip natin, ay, baka ko anong sabihin nila. Baka ko ano yung isipin nila. Katulad ng pagbablog, sabi ko noon, ay nahihiya ako mag-vlog. Hindi ko alam yung sasabihin ko. So, kung hindi ako nag-vlog, hindi ako makikilala. Kung hindi ako nag-vlog, kung mahihiya lang ako, hanggang nood na lang ako, baka soon, hindi pa man ngayon, hindi pa man ako kumikita ngayon, baka soon hindi ako kumita, hindi ako sumikat, hindi ako makilala ng mga tao. Diba? Mas maganda na yung kahit maraming epal sa buhay mo, basta alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama at wala kang gagawing masama kahit anong mangyari, okay lang yun. Okay lang yun mga girls, okay lang yun guys. Kasi hindi natin sila kailangan sa buhay natin. Pangatlo, lahat ng hindi natin kailangan sa buhay natin, ialis natin yan. Ialis natin yan kasi sila yung hila sa'yo pababa. Tsaka yung mga Eiffel in the world. Kasi hindi natin alam kung ano talaga yung tunay na Eiffel eh. Baka mamaya, kaibigan mo pala sila, kasama mo pala sila sa bahay. Hindi lahat, nung bata ako, siguro mga 19, 18 years old, na lulong ako sa barkada. So, sa dami ng barkada mo na yun, may nagsabi sa akin, huwag ganyang karaming barkada. Siguro concern lang siya sa akin, kasi umuwi ako madaling araw, get together, pero hindi ako umiinom, hindi ako nag-iyosi. Basta, masaya ako. Kasi marami akong friends. Sabi niya sa akin, huwag masyadong maraming friends kasi marami kang friends, oo. Pero in time na kailangan mo na sila, mawawala na yung lahat. So, mas maganda yung mas konting kaibigan, mas pinipiling kaibigan kumpara dun sa marami sila. Totoo. Totoo yung mga nagsabi sa akin ng mga ganun. So, ganun din yun sa pagiging Eiffel in life. Ganun din yun. Kasi, kung marami kang friends, hindi naman sila nagre-react sa post mo, meron kang 2,500 friends, 3,000, 5,000 friends, in long run, tsaka sa totoong buhay, hindi mo naman sila friends, aanhin mo naman yung ganong kakadaming kakilala. Ako marami ako niyan. Kaso lang, pag yung nag-PM sila sa akin at hindi maganda, marami akong tao sa friend list ko na hindi ko naman talaga kilala. So, pag hindi sila magandang nasabi, block ko lahat. Hindi katulad ng mga kabataan mo na dadadada ka pa, di ba? So, yun. At saka, ang mga epal sa buhay na yan, kasama talaga yan. Para yan pelikula. Tayo, sa sarili nating mga buhay, sa lahat ng sarili nating buhay, tayo ang bida. Sa lahat ng mga bida, meron tayong mga kontrabida. Di ba? Lahat ng buhay natin may kontrabida. Hindi po pwedeng wala. Kasi, part of our life. Part sa buhay natin ang magkaroon ng Eiffel in our life. Gets nyo ko? So, ganun talaga. Para sa akin, ganun talaga. Part of our life, part of our business. Kaya, don't mind them. Kasi hindi naman sila makakatulong sa buhay natin. Hindi tayo yayaman na kasama yung mga epal na yan, di ba? Lalo na yung mga inggitera. Yung makakita ka lang na meron akong ganyang friend. O yung ganda-ganda naman, dami-dami mong alasan, yaman-yaman mo na. Tapos yun pala, sinichismis ka na pala dun sa kabilang kapitbahay mo, chinachat ka na. Uy, yaman na ganito, ganyan.
matatawa ka na lang kasi sisiraan ka niya, ang dami niyang sasabihin sa'yo, mga ganyan. Pinagdaanan ko lahat siyan. Kaya, huwag na lang tayong umimik. Kasi pag umimik pa tayo, hahaba ang kwento, magbabago yung kwento sa bandang huli, and the end the point, in the end of the point, toink, mali ka pala. Tapos ikaw pa yung magsusorry. Diyos, di ba? May mga ganun, may mga ganong lifestyle, may mga ganong buhay. Kaya yun, guys. Huwag na tayong pabayaan na natin sila. Part of life talaga ang may epal sa buhay, ang mga kontrabida. So, pag namatay tayo, pagdating natin kay Lord, o kung saan man tayo mapunta after the death, mapapanood, gusto ko sana pag namatay ako, mapapanood ko yung sarili ko na ito yung ginawa ko simula nung lumabas ako sa sinapupunan ng nanay ko, diba, hanggang sa lumaki ako. Tapos makita mo pala lahat ng mali mo na nanando ka na, ay sana pala ganito yung ginawa ko, sana pala ganun yung ginawa ko. Gusto ko makita yung buong life ko kung kailan ako mamatay, makita ko siya balang araw, diba? So yun, guys. Tsaka makita ko yung mga ano, yung mga taong epal na yan, yung mga inggitera na yan na tumitingin sa what I mean, mga sumisilip pala sa buhay ko, 'di ba? Makikita mo yung mga kumaaway sa iyo, no, yung mga that time na kayo, Diyos ko. Makikita mo sila pinagchichismisan ka, siguro may inis ka. Siguro pag nakita mo sila sa kabilang buhay, masasabunutan mo sila, no. Bagay, so yan lang. Hindi sila makakabuti sa atin. Hindi sila makakayaman para sa atin. Pag kasi hindi natin mapi-please bawat tao. Lahat tayo ng time na 'yon, magiging masama, magiging hindi maganda, magiging ganyan. So, wow.